Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. 15 after 9 in the morning. Bebot Kalya, ang siyudadano, siyudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus po mga listeners and followers ng programang Ang Siyudadano. Aratsa lang po, yaon sa linya, maukwata sa linya si Boyet Paderes. And makakaulit na ang Headcam City Population Commission. Okay. Aramon tayo ang init na yun. Kung ano ba yung para sabi ano. Kung ano ang mga, aram mo may mga medical research pa yan. May mga basihan. So, madangog ta, ano. Tadig di kayang mainit na pirmi. Mainit pero payo ang mainit. Ano? Ayan. Bueno. Yep. Salamat sa maray na pag-aga. Ilumayan ka na si ano, ang Population Officer 4 o Programa Officer 4 kan City Population Office hindi sa Naga. Pagalikan ka at nagdumas lang pa may garaw na mga record. Inot siguro iling ihapot sa iling dapit sa teenage pregnancy, mayong kaya mayong kamatayang teenage pregnancy hindi sa sudad ka na daga ano maski nga ni sa luwas ka na sudad talagang arong kani ang namumonitor ng problema sa mga barabanuaan yaon sa alin niya tabi ko yan SM Bebot and Ma'am Sila si Ma'am Joy Makaraig ano Population Officer 4 Program Officer kan City Population Office. Good morning po ma'am, si Manager Bebot Kalia po and si Sheila. Okay, so liwat. Ulitin ko ito pong sa imong sarong concern. Ano. Sabi ko nga, garo nagiging interesanting maray ang mga tao dumain sa itong kung mainit ang panahon, nagdadakol ang nagbabado. So sa kuya po kaya, kasi sa kuya more on dumain sa scientificong pag-explicar ano po dahil nga ni pag mainit ang panahon o increase ang level kang temperature naglalangkaw ang ano kumbaga nag ang blood flow nag-increase ang blood flow okay. Kang sa hawak kang sarong taho bako lang ini sa lalaki ano sa babae man so if there's increased level duman sa blood flow nag-increase man ano si nag-increase si sexual desire kang sarong taho. In the same manner na pag halimbawa ang sarong taho na exposed sa init, sa sunlight. Okay, so aram sa mong baga, no, na pag na-expose ka sa init or sa sunlight, yung vitamin D yan, no, source of vitamin D. So ang vitamin D naman, siga-associate siya sa testosterone, increasing the level of testosterone. So aram tayo ng testosterone is ano, kumbaga dominantly male hormone siya. Although igwamin kayo ng babae in a very limited amount. So, pag naglalangkaw, ang level kang testosterone, same thing na naglalangkaw si sexual desire. Ayan, so ang sinasabi ko po, si sexual desire, si kagustuhan, ano, si kagustuhan kang sarong tao for like intimacy or sexual desire nga ni, makipagtalik. So, arog kayaan. So, kunining bagay na ni, halimbawa, increasing itong si level of desire, sexual desire, halimbawa sa mag-agom. Pero, dahil nagagamit ng family planning, at talaga pong mabadus siya. Mabadus siya duman sa panahon na dahil niya piga, dahil niya pinaghandaan. Pwede mang garo, ma'am, na kung grabe talagang hugup-hugup, ano? Mainit nga ni, na maray, ano? May mga considerations kita. In the event, medyo lampas na sa bilang ang babaeng unsi, di may withdrawal na lang ano tangar din magbados iyan kung may disiplina hindi ko po hindi kung malino po din kayo malira siya ano po nasabi mo papotol-potol din pero ang sinasabi pa kaya mag-family planning method ano lalo na sa mga mag-aragom ano po maggamit
itong modernong paagi ng pagplano ng pamilya. Ano, may kadahon po kitang modernong paagi, modern family planning method na pwede nindang gamitin. Pati din magbado sa panahon na di ito talaga ninda plano. Pero di ko po sa aram kung ang nadangog ko sa inyo, withdrawal, nabanggit mo ba siya? Iyo, dapat na, kung madali na, mag-withdraw na, tangaring may disiplina. Lalo na po ng babae, is, medyo, kuya na, fertile lang maray. So, pag binilang mo yan, 1 to 11, bako na yan, safe. After 11. Ang withdrawal po is an obsolete, ano, obsolete na yan, no? Family planning. Oh, pero yan ang... Bako po siyang modernong paaginit. Bako, ang hapon po kayo, mga pasambasambang metodo. So, pwedeng magbados, ang babae, pwedeng day, pero ngayong kasiguraduhan. So, kung talagang gusto nindang maplano ang kaindang pamilya, then they have to use modern methods of family. Ano ba ang mga modern methods? Tabi. Kada ko po kita kayan, may pills, may injectable, ngunyan, igwang implant, ano, itong progestin only. Pero ma'am Joy, igwa po akong iapot sa emo. Despite the funding na ipigpababa sa Population Commission, ano po ta very alarming ang satuyang increase kan populasyon? Ano? Ha, sa, si kwarta ta pig-allocate. Ano? Ano, may problema general, ang pagtukdo, ang pag-edukar, ta, lalo baga nagpaparalan ko sa toon ng populasyon. Ano? Ngunyan, we are 112 million. Iyo po. O, pero, paano ta dapat nagbabawas kita? Ano? Ang population pa po talaga dito sa mabawas. Scientifically, may mga moderno na kita mga gamit para hindi ay magbados. Very effective. Responsive ang family planning. Dapat tayo na po naglalangko ang population kan Pilipinas. Tasaro niyo sa nakakarorokan sa ito yung ekonomiya? Actually, sir, ang population kang Pilipinas, kumbaga sa Pilipinas, ano po, talagang every year malangkaw po siya. Si absolute numbers niya, like sa nasabing po, 112 million kita. So, ang population po talaga, every year, naglalangkaw siya. Kaya lang, ang tinututukan din itong population growth rate. Eh, yung nga ni ma'am eh, alam ko ang growth rate, growth rate, it's 4.5%. Growth rate na po, nagbaba na siya. Ang growth rate na po, sir, nagbaba na siya from 2.95 na po 1.9 na lang po kita. Bako, ma'am, kaya data, po ma'am, latest po, ma'am, 4.5. Same po siya, sir. Mismo sa, ano, ma'am, sa PSA, sa ano? Philippine Statistics Authority. Sige, sir, i-check nyo na lang po sa pero sa National Demographic. Wait po, sa National Demographic Health Survey. Wait po. Ano po yung pinagdadalan mo po? Saka may mga data po talaga nagbaback up dyan. So, that is 2 days ago, madam. Talaga, 2 days ago, ipinalawas yun. Iko yan din po. So, i-check niyo po sa PSA din. Ano kasi may mga protected population. Kaya ko, Ma'am Joy, ano, sad to say na I don't think very effective ang implementasyon kan Population Commission. Ano? Actually po, sir, dumang sa National Demographic and Health Survey, kung nahihiling po sa mga data talaga, like number one, itong population growth rate na nagbaba siya. Saan ang growth rate po kaya? Iyan itong, kumbaga, the pace at which the population is growing, kung marikas or mabagal, kadto po medyo, kung 2.95 siya at compared to 1.9 ngunyan, so medyo nagbagal siya, nagbagal si pagdagdag katong bilang ang population. Pero ang population po talaga, every year, talagang nagdadagdag. Pero yan ang porsentahe niya na pagsasabi mo. Bako pa yan impressive na mara eh, no? Sa ditong pa yan eh. Dapat maging effective, ano? Kung talaga agresibo ang komisyon, dahil man nagkukulang sa funding, dapat ang implementation talagang mamamati kan sa tuyang gobyerno, no? Iyo po. So siguro, kaya po yan din pampigana, yan din ang tinututukan kang Commission on Population and Development. Pero po, digdi kaya po sa tuya sa siyudad ng Naga, ako po makakapagsabi na talagang ang patuyang programa in terms of family planning, talagang natututukan siya in a way na ang satuya, lalo na po sa tuya na itong may sarumbar sa indicators na itong contraceptive prevalence rate, kumbaga pirabaga sa mga mag-aragong ang nagagamit ng modernong paagi ng pagplano ng pamilya. So, digdi sa, kita po sa Naga, saro kita sa may pinakahalang kaupo kaya na bilang. Ibig sabihin, ang sa itong mga taga-Naga, aware sinda, as in, nahihiling ninda itong karahayan kang paggamit kang modernong paagi ng pagplano ng pamilya. So, ini ma'am, sarong
yaon sa obigay ni na okay. I think 14 years old ano may prenatal okay. siya dahil ni kabali sa census nindo kabali po siya sir ito po nasa 14 years old na babae. Opo, kakabali po siya. Kasi, what happened? Anong nangyari? Ito pong adolescent, ano, talaga po iyan ang sarong piga-address pa, ano, itong inapo na adolescent pregnancy. Actually, global concern po siya sa Pilipinas, lalong-lalo na kasi hang 2019 po baga, pigano na nga nisa, social emergency dahil nga, naglalangkaw si kaso kang teen pregnancy or adolescent pregnancy. Pag sinabi kayang teen pregnancy, 13 po iyan, 13 to 19. Pero, igwa na kayang nagbabarados na as early as kita po nga itang 2022 igwa kitang nag-aki nagbados na 12 years old pero isolated case Ma'am Joy, po siya. Ma'am Joy, so, ano po in your own personal opinion or knowledge ano po ang sarong dakulang contributing factor dahil alangkaw ang porsentaje kan early pregnancy bako po ang social media kaya inimang nailing tali sa sabuyang cellphone na may mga ads na mga pampaglorify, magirok-girok, magamit ka, ha? Na actually, pwede mong baka yung in 2 days, 3 days, Shopee. Yao na, maabot na. Ano? Sa Shopee. Ano? Or Lazada. Ano? I-order mo ito mga pagirok-girok na ito. Ordinarily, so mga hobbies, matry. Pag pig-probar ang ginamit, ay okay pala ngayon niya. Oh. Yes, actually po, saro yan. Ano, o di dapat sa tuyang babantayan yan. Ano? Yes, iyo po yan. Saka itong level of awareness, Linda. Itong level of awareness kan sa tuyang mga adolescents in terms of sexual and reproductive health. Mm. Kasi nahihiling pa po na saro yan sa nagigigay. Arog kayang po sa na nabanggit mo. Diba, during the pandemic, na-feature po yan sa sarong, ano, sa sarong national TV na may nagbados na 11 years old. Yes. Ang nakabados sa iya. 18 years old, the pinsan niya. Oh, pinsan mo lang ka. Ano yan? Incestus. Bako naman niya. Yes, kanginapot siya. Kung kaano taginibo niya to. Diba ang pigsasabi niya, nadala niya sa cellphone. Nadala ninda ka mga kaibigan niya. Ginaya niya lang. So, pero po yan, social media, internet. Ma'am Joy, ordinary. Pamukuan mo dyan si Boyet, ning cellphone, maalawas dyan si Emil Ong. Nagpo-promote ka to mga things you. Pero, in the course kang promotion, nailin mo naman si mga sexual position, ano? So, nagiging interest, open yan sa publiko, sa mga aki. And something has to be done for that matter. Siguro, yes. Dapat ang PAPCOM mag-initiate dyan yung programa na o dapat masensor dyan eh. No? Actually po, kadakul ka sa level nito, ano? If you understand, ma'am, aram mo, ma'am, ito mga pang-glorify sa baba, ito mga bulitas, mga mga piruk-piruk ring kanding, ha, magaduman, ma'am. Siyempre, ma-order ka ka to pag ikay. Halimbawa, pag ginamit mo to, okay pala niya eh. Uuro-otron, ma, bados. Ay, kami po sa level ni po, kaya si pag-educate talaga. Oh, diba, mayo na kaming, mayo, demi na, kung sa mag-aragong po, mizo, demi na, kaya, ang tanong mga mag-aragong, talagang ordinarily. Ay, talagang maski, pagalpagal ang babae, maski nagparalaga, baga, pagkabanggi, pinupukawang pa, tamaman pagkairak si Fafa, ano? Kaya yan po, depende po yan sa relasyon kaya itong mag-agom. Hindi ma'am, kaya, what I'm trying to stress, madam, how can we prevent ini yung mga ads, ini na nakakontribute ng early pregnancy, ini yung mga so, materials na ini yung na mga pigapabakal online. Pag nagbukas ka, mailing mo, ini nga gamitin mo, ini may glorification yan, it's orgasm. Oh, ikaw man ma, bakal ta madali ang access, 2 days, 3 days, iguana. Mailingan na ka mong katong boyfriend mo, madaan na ka mong sa sarong hotel, puprobaran niyo, ay okay pala niya. O maoro-otro, mabados. Ano, naputol kita, ano? Anyway, yet, antabay lang yet, ha? Naputol kita, ha? Okay na? Okay, okay, okay. Sige, sige. Hello? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Ayun, naputol traray. Ano, isa yung tiyapot mo gano'n? Today ko na nadam. Nabibiting kita eh. Ayun. Yan, ay kami sa luwas. Mainit ang digdi, oh. Hindi nga, eh. Yan sa may nakadanggang na kami kaya, sa ano yan. Sabi ko kay Kibu eh, kung ma-interview ka kay Ma'am Joy, darano naman sa coffee shop. Nakadanggang po kami sa init. Oo. Oh. Sige, sir. Ano po? Ano po, sir, si question mo ulit? Hindi po baga, ma'am, mga
in a way, ini mga yaon na yaon sa social media, may mga ads po dyan pag nagbukas ka, Lazada, Shopee, anong apod mga nga yun, Shopee, ano. May mga materials dyan na nakaka-glorify. May mga coffee dyan na nakaka-enhance ng sexual desire. Mga pampalaba na, gibuon mga tutok 5 cm, nakalukuhan. Pagalipot yan, halipot yan, ano? Oh, okay. Since ordinarily kayang-kayang i-order, ang iba talaga, totoo man, pag ginamit mo tong, ito mga, may mga coronated na condom, medyo satisfied itong babae, maur-otro, or itong mga burubulitas na pigapon, they will do it repeatedly hanggang magbados. So, kung ubi ba si Aki, 14-15, yan ang early pregnancy. Dapat ma'am, okay, something so, has to be done na ang pap ko masabihan yes, niya yeah. Ano, ining DTI or anong pa man ang concern agencies na dapat malimit yan. Ano? Yes. Kaya yan ang contributing ma'am, ano? Oo. Ay, maganda na ilit ka baga ma'am? Nakulaon na, nakulaon po talaga na pigo contributing sa lalo na sa ano, sa mga aki. Kaya nagiging enticing sa mga aki. Kaya po kami, nasa pag-edukar kami sa level ni sa pag-edukar sa mga aki, pagtawning informasyon sa mga aki. Kunta, number one, kami nagduduman sa mga eskwelahan, nagduduman sa mga barangay na ang samuyang talagang tinututukan para ko sa inda na saying no to teen pregnancy, ano ta dapat ba mo na mag-engage into talaga ang saro yan. Iyan ang kadakol-dakol ming ginigibo na talagang gusto ming maabot ang mga kahubinan in terms of educating them on sexual and reproductive health. Makula po si mga kahubinan, pati si mga magurang man. Yung ano, ma'am, ang problema ka dyan, ma'am Joy, despite kan sendong efforts na nagbibi na yung mga visitations kamo sa mga eskwelahan na pigapaliwanag nindo iniman social media pigi-entice man na probaran nindo okay ni so medyo in a quandary ini mga hubenes probaran ta daw kaya pag probaran ta lang yan, very satisfying uro-tro na lang uro-tro total barato lang garo 200 pesos eh igwa ka ng ito pirok-pirok ning kanding or itong ano to mga coronated na magirok. Ang sabi nga ni Kate, tada yung paman, okay da ah. Sigun sa istorya. Diyan sa aspeto pong yan, medyo magabat na kalaban. Ano po? Yung nga ni media. Kaya po kami talaga na sa pag-edukar. Edukar, pagtaoning pagpagirumdom, ano, sa mga kaakihan, sa mga magurang. Yan po, sa level ni nakaipuhan ni talagang pag-aurugon siya. Na dapat maintindihan ka mga kaakyan na if they indulge into sexual activities at a very young age, at ang pwedeng mangyari, pwedeng magbados, pwedeng magkaigwang hilang, yes, na nasupo sa pakikipagtali, and ano ang mga magiging konsekwensya kanina, yan ang gusto kang ipaintindi sa inda. Pero siguro sa pag-strengthen kang values ninda, kaipuhan ka po ang tabang kang sindang mga pamilya, sindang mga magurang, ano po, pati po mga eskwelahan na may comprehensive sexuality education na din para nga ni matukdan ang mga kin. Kasi po ang mga aking Ma'am Joy, sa party po nindo na nagbibisita ka mo sa mga educational institutions, sa mga manglalain na ano, ano po ang mayama po kitang na-encounter na komentaryo alis sa simbahan? Ang simbahan baga, abo kaya? Oh, si Among, maanggot si Among. Ano? Naputol kita, yet? Okay, naputol kita. Ano, arat na ba yung tagay si Ma'am Joy, Tan City Population Office? Si Ma'am Joy. Hello. Maraig. Okay. Okay. Ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hi, ma'am. I'm back. Ma-outro kita, ma'am. Ano, medyo pasinsa na, ma'am. Medyo mainit-init. Ini mga visitation nito sa mga educational ano institution. Mayo po kamong na-encounter sa tuyang simbahan, hindi ki Among, ano, ki Obispo, ki Among. Tapos sinabawa ka, kontra ka yan. Dapat nga, go and multiply. Oh. Sige, sana nga, mayosin ang sinabing mga ages na ano, basta nga kasal. Kundi dahil naman baga na susunod po ang pagpakasal, mahal. Ano? So na-engage sa mga... ano po ang say mong... your thoughts about that, ma'am? Hindi yung sa simbahan eh. Mayo man kita na-encounter.
sa simbahan po ang pagsuporta ninda duman sa pagplanning ng pamilya. Pero syempre, may pagkakaiba because syempre, lalo na sa Katolikong simbahan, ang tenda pong pigmineral, ang tenda pong kumbaga pinutulod man itong natural family planning. Pero kami ba man yan, parte man po yan kang sa aming programa, ang natural family planning. Pero sa tuya po kaya, tinatawan pa man ng ibang opsyon pa ang mga mag-aragong, kaya igwa kita kaning mga inaapod na mga artificial methods naman. Ano po? Ma'am, so kaya po, yes? Ma'am Joy, ang side kan simbahan, ining natural family planning, yun na po ning may bilang, let's say ngayon, 1 to 11 days, safe ka. Pwede ka mo mag-engage sa... parte po yan na natural family planning po, ma'am Kansimbaan. Opo. Iyo po. Ang actually po, sir, ining modern, ay naapod na modern natural family planning method. Magkakapira po yan, itong cervical mucus method, banggitin ko lang, no, basal body temperature method, kinetothermal, standard days method. So, iyan po itong mga modern natural family planning method na kumbaga sa simbahang Katoliko, okay po sa indaman niya, okay, ano, base man sa katukdoan. Oo, kasi po ang simbahan ta, kasi po uga po kaming Naga City Natural Family Planning Council. Okay, na miyembro po kayan, actually po ang samuyang ano dyan, ang samuyang executive director from the Family Ministry in Caceres, na kumbaga binabalansi ta po ano, tinatawan pang mas halawig, mas dakulang opsyon ang sa itong mga mag-aragom. Kasi si habo na magamit ng artificial, dapat makagamit sinda ng natural. Si habo man ng natural, so may alinlangan sinda, pwede silang makagamit ng artificial. But ang importante po nindang talagang maintindihan na ang mag-agom bilang mga responsable, ano, responsableng mag-agom, responsableng mga magurang, dapat pinaplano po ang bilang kang sa indang mga aki. Whether it's natural, whether it's artificial, dapat po planuhon po ang sa indang, ano, ang sa indang mga aki. Yung managad, ano, ngunyan kaya pagpigiling mo, ha, mas active ang premarital kaysa katong mga marriage. Totoo po yan. Totoo po yan. Nakadakol-dakol mga kaubinan mo niyan who are indulging into premarital sex. Kaya nga ni po, adeta po, sinasantabi ni yung aspeto na ini. Kaya ini-educate sa sinda. And ini yung mga ini, ining mga inaapod na mga teenagers or adolescents na they are already sexually active. Tiga, ano, kasi nagustang maabot din sinda para matawan din sinda ng mga servisyo. Like, mayo pa sindang mga agong, but they are already sexually active, mayo pa man yan, syempre, planong magbado. So, they should access family planning, ano, correct, services. Kasi, and iniyo pong sa mga opisina, bukas po ni para duman sa mga kahubinan na araw kayan, because pati po ang sa tuyang mga health facilities, ano po, talagang, kumbaga, pigikayat sinda, hinihikayat ining mga kahubinan na ini, na magduman sa mga health facilities para maka-access ni mga health services. Because, ang mga kaubinan po talaga kaya, ano yan, ang saro sa mga characteristics ninda o ugali ninda, they have a very, very low health-seeking behavior. They po yan, ipong araw ka sa mga may edad-edad na, may mamati, pa-check up, or kunday, mahapot, kung anong mga naman. Pero ining mga kaubinan, they po yan na basta-basta madyan sa mga health center para maghapot, kang namamatian ninda, or magpa-check up, kung anong namamatian ninda, hasta, like itong mga sexually transmitted infections na very common sa mga sexually active na mga kalalakihan, like gonorrhea, di ba? Most of them, nagkukuyan sa niya, nagsiself-medicate kasi nasusupog na maaraman na sexually active sinda or nasusupog na maaraman na igusin ng helang na arog kaya. So they self-medicate until such time, since bako man yung si tamang pagbulong, nagiging malala. Pag yan malala na, saka lang yan madyan. Saka na, resistant na. Oo, sa... Yan, medyo ang kondisyon, medyo malala na. Na, gulpina na ulakitan. Pwede po. Saro pa po yan. Ano, kasi, lalo na pag may mga multiple partners sinda, may mga bakusan ng si saindang karelasyon o girlfriend o boyfriend, but they have multiple partners, once they have sexually transmitted infection, nagka-transmit siya, syempre, duman sa mga sexual partners ninda. Grabe talagang may encounter ka na population office kung babantayan ng gabos, ano, ay kay Puanan, you need more people, ano ma'am, para ma-implement inyong mga programa eh. Sa barangay po may mga katabang man kita, like sa family planning, syempre
katabang sama ng City Health Office. Ano po, yagwa po kita dyan sa mga barangay health stations, yagwa po dyan ang mga midwives. Pero po, digdi sa syudad ni Nga, gagawa kitang mga barangay service point officers. Iyan man po itong sa kuyang mga, iyan po ang directly under sa opisina ni, na iyan itong mga focal persons sa on our population program, saka family planning services. Okay, ma'am Joy, yes. Medyo kukulangan po kita sa oras. Itatao ko po ang sa imong inimpanaw po para mga pudang, ano? Kung ano ang sa imong pong mensahe sa mga sa tuwing mga constituents. Ma'am Joy, please go ahead po. Ayan, so salamat po. No, actually po, dahil hindi ang pinag-uulayan, taang permit ko pong pangapudan sa sasuyang mga kahubinan. Ano po, lalong-lalo na itong mga nasa edad na 10 to 19. Iyan ang pag sinabi sa adolescence, iyan ang edad ninda. So, maging responsableng mga kahubinan. Ano po, so kumbaga mag-adal na muna, kumbaga mag-concentrate sinda duman sa aspirasyon ninda sa buhay. Now, di mo na mag-indulge into mga risky sexual behaviors. Ano po, di mo na maglaog sa mga seryosong relasyon and maging responsable sa gabos na ginigibo. Duman man po sa satuyang mga kamagurangan, permita pong sinasabi na bantayan, bistaduhon ang satong mga kaakian, ang satong mga kahubinan. Aramon pong sa insinda nagduduman, isa'y ang mga kaibanan, para kita po ang magiya mismo sa feinda. Kasi katabang pa naman dyan, itong mga nasa eskilahan, yaon man ang satong mga maestra, katabang ta para mas lalong magabayan ining mga ate. So iyan po ano, duman mo po sa mga mag-aral gumising sa pag-ulayan taong family planning, maging responsable po kita. Ano po, kumbaga lugod ma-realisar ta kita mang bilang kang sa pong mga aki. Mayo man pong nagsasabi na ang akiun mo saro sana duwa or tulo. Base sa imong kapasidad, alagad dapat ma-appreciate po ninda itong sinasabing small family size. Kung iyo sana po talaga yan, si kaya mong kauan ning maginhawa, ano, maginhawang buhay. So, magamit ning modernong paagi ning pagplano ning pamilya. So, maging responsable. Sabi sa po nga, baga, kamautan ta, magkaigwa ning matatag, at maginhawang pamilyang Pilipino. Yan po. On that note, ma'am, thank you so much for joining our program. Again, ma'am, kung ikaw po kayo mga bagay-bagay na kaipuanan niyo po ang sa kaipuanan niyo po ang samuyang serbisyo, please, feel free po, ma'am. Ay, sige, salamat po. Programa. Salamat po, salamat po. Yet. Okay, kaya ako di ako nang naglalaw sa seryosong mga ako yan. Relasyon. Relasyon. Thank you very much, ma'am. Pigparabalan mo si Ma'am Joy, ha? Naglangkaw na ito ang ano. Takulang balad, ano? O, sa'yo ba ganit, Ma'am Joy, pag nabalad ka, nalangkaw sa imong presyon. Inagaw para painit, ha? Delikado. Nagkukulat ang noon ni Ma'am Pagdababagita. Sexual desire. Itong mga bulita. Nagkukunot ang noong pati nito mga ano mo ba kayo na nabanggitan pa rin ito mga kiray kankan din. Dahil ta dapat maging open kita, maintindihan kagabos na iyan baga open na sa marketing ni sa social media. Ini mga hobbies na iniit ano ni very enticing sa inda, medyo curious. Ma-order. Eh, duwang aldaw, tulong aldaw lang. Ano, yao na. Oh, yao na. Gagamit ito na. Proba ng tangay ni Han. Mga Han or Love. Babal. Ay, okay nga. Otron. Urotro. Mabados na. O, yan ang early unwanted pregnancy. Oh, okay. Ginanot pag... Ibaka, ito nga ni mga doktor tadi din yung ubigay niya. Araming dang bulitas. Oh, iya, iya. Yan ang problema, yan ang stigmata. Nagapara, aminon ta na, aram mo ang tirok ning kanding, aram mo yan mga piggagamit na yan ang mga pampain, mga enhancer para medyo glorified ka. Dapat we have to accept that. Dapat na, aram ninda ang itsura ka ni Sprocket. Yan, oo. Baga, itong mga coronated... corrugated na kondom. Oh. Yeah. So, yeah. Karagdagas ng airport. Kaya yung popcorn. Okay. Buhayas pa rin. PBS. Basta Mareta. Sigurado. Salamat. Salamat, Yet, sa sayo mong daradarang reports. Hali dyan sa opisina kan City Population Office.
Nakaulit ang mismo si Ma'am Joy Makaraig. Ano? So again, thank you so much, Ma'am Joy Makaraig. Hopefully, if you can find time, you can join our program. Parang padagos na ni pong paglangkaw kan. Pag mainit pala, ano? Naglalangkaw man ang, nagiinit man ang dugo. Bakong high blood po ang abuton ta, kundi sexual desire. Kung sa Bicol, libog! Yan! Ano? Napainit daw kita. Dahil sa lawkan, ano daw kung sa lawkan ng auto, pwede ka ng abuton, ano, abutan, ano, ta, painito, magkasalukan auto, ano. Kaysa mabalad ka, ano daw maray, pero dahil ta naman ko ang vitamin D, ta, nasagang na, ano, o kaya dahil mong praprayong, ano. Eh, kung ano, mayo kitang padudumanan sa totoo lang. Pag mainit, ah, ang sabi kang doktor, dahil magpainit. Iba ka, ano? Oh, mayo ka ng sexual ano, desire. Oh, oh, medyo maluyan sa iyong rangkada kaya, ano? Oh, kung pag nagpainit ka man, sabi kang doktor, high blood. Oh, heat stroke. Anong gusto mo, may heat stroke, high blood, o medyo halangkaon sa iyong libido? Ano? Oh, dahil na ka mo maparabarakal ka to mga sa inchik dyan na puros mga kaputi ganyan mga advertisement dyan, ano? Yung mga ano to? Goji Berry? Ah, madaya yan. Madaya po para tinda dyan ng Goji Berry. Maski ubusin mo tong sarong kaon at churot, ay mayo man. Oh, ah, mas maurag pa tong kape din yung pinagamit. Itong Goji Berry, mayo, kalukuhan, medyo ano to, medyo kwento, pwede kita duman madidala. Beware po, kanyang mga pig-order na ini, tayo po, yung mga nagkakabalitaan ta dyan, nag-check-in sa mga hotel, inatake. Iyan po si paparabarakal diyan sa online na mga sex enhancer na dahil managaging food and drug. Ay, diyan nagkakatsurugi. Ito ang palpitation kayo ng ano. Magpainit na lang. Hindi ang paparabarakal kayo. No? Sabi ni Ma'am Joy, magpainit lang. Okay ang libido ta. Ano? O, painit-init lang bago ang laban. Ano? O, kung may date kang alas 5, dapat magbabad kang alas 12. Eh, talang kaya naaram si Ma'am kung pirang oras ang init. O dahil na nga eh, dapat magpainit. Ano? So, mismong heat index, si sa tuyang humidity, yun na makausa ning, ano ni, ning sexual desire. Pero, garong, ako, grabing painit ko dahil kung nakakamati. Init ning payo ang inaabutan mo, no? Lalo na pagkakasabatan mo ng mga dahil disiplinado mga balasubes ng mga driver kan jeep. Nagrahe ng ano, nagrahe ng siri, huwag ganing mainit na tubig. Mga man, edukado ano. Pero ati si mga nagdadangog sa, o ikaw, Junel, di ka magparapainit tabi, ta, may programa ka bang 10 to 11, baka maglangkaw sa imong libido, magpuli kang amay. You and I should go so far. What's you had a... Yung naman si Mr. Buit, dapat dahil magparapayo. Can't exist without it, love is like a drug. Well, inaabot na kita ng oras sa pamamaaram. Liwat sa aga po, mayo si partner ta, ano? Mayo si Miss Sheila, ano? O ngunyan si, nadawag muna kung ano, ha? Nagpaliwanag na si Ma'am Joy. Makaraay kung ano ang resulta kan painit na panahon. Ano? Ha? Kaya baga, kadakli na ilinta, ang pagmainit, pag magpratay-tay ka, rarapasok ang abaniko. O paano ka kaya? Mahawara siya sa iyong libido. Rarapasok ka ng abaniko. Ano? Matarong magaya. Nag-init na kaya? Ano? Iik-isos mo.
Tigagaraga, ano, ano. To take a risk. Siguro dapat kaya hindi, nasa shower ka mo, ano. You never know until you try. Let's see what... Narig maray ang pagsabon-sabon. Takon mayo man ka mo sa shower, mainiton. Eh, kung ano-anong. Ayun na. Abay no, baka sa'yo na kita makaabot. Bino, sa kabus pong naginanyong kansamuyang programang ang Siyudadanong Liwat. Salamat pong maray. Saga, mairibanan po kita sa dating programang ang Siyudadano, 9 to 10 with, of course, kansa ito yung partner. Ano? Sa nga na po, kana management, kan BBS, DWLBFM, nakaibanan tapos sa technical side, si Ariel Camarote, hindi po si... Bebot Kalya, nagsabing, peace is more than triumph. Good morning and mag-iringat po kita. Magpainit-init na pirmi. Ano?